mga kids! Ito ang kinasasabikan kong araw dahil Sunday school time na muli! Tayo ay magkakasama para magpuri at matuto ng salita ng Diyos. Masaya ako dahil ako uli ang inyong teacher. Ako si Teacher April at kasama ko si Saber the Dog. At welcome sa RBS Online! Alamin natin ang ating Bible story today at mag-enjoy din tayo sa ating crafts, ating puppet skits, at mga awitan ngayong araw na ito. Diba, Saber? Ito ang huling Sunday ng buwan ng April. At batiin natin si Teacher April ng advance happy birthday! Happy birthday! Ngunit ang bida sa araw na to, syempre ay si God at ako po ay isang lingkod lang ng Diyos. Kaya naman, ituloy po natin ang ating Sunday School. Be sure to stay on your seats, watch and listen! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Bago magsimula ang lahat, ano ang unang dapat natin gawin, Saber? It's prayer time! Pangungunahan tayo ni RBS Kid, Yana Aragosa sa opening prayer. At kapag magpipray, anong dapat gawin mga kids? Ipipit ang mga mata, tumungo at damhin ang presensya ng Diyos. Let us pray. Dear Lord, salamat po sa RBS Online namin dahil makakapag-raise kami sa iyo at makakapag-aral kami ng Bible story. Salamat sa mga RBS teachers na nagtuturo sa amin. Tulungan mo po kaming maintindihan ang pag-aaral namin sa araw na ito. Thank you din po dahil ligtas kami sa COVID. At tulungan niyo po ang mga may sakit. Ingatan mo po kami. In Jesus' name, Amen! Salamat Ate Yana sa magandang opening prayer. Ngayon naman ay tuturuan tayong magsayaw ng Father Abraham at pangungunahan tayo ni Teacher Queen, Rusabel at Ate Lauren. Sa awitin nito, tayo po ay sumayo at sumayaw at magpuri sa ating Panginoon. Damn!
natin ang ating Bible memory verse kay Kuya Gabby tungkol kay Abraham. Ang Bible verse sa araw na ito ay galing sa Santiago chapter 2 verse 21-23. Ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Ulitin natin para makabisado. Santiago chapter 2 verse 21-23. Ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Kids, alam niyo ba ang salitang pagsubok or test or challenge? Kapag sinusubok tayo, na ipapakita natin kung talagang may natutunan ba tayo o kung sa paniniwala, malalaman kung tayo ba ay talagang sumusunod. Kasi hindi lang yan basta naniwala. Dapat ang paniniwala ay may kalakip na pagsunod. Si Abraham ay naniniwala sa Diyos at sumusunod din siya. Pero binigyan pa siya ng Diyos ng pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Ang tanong, susunod pa rin kaya siya sa Diyos? Kaya't panoorin natin ang ating istorya. Ang malaking pagsubok ni Abraham. Nangako ang Diyos kay Abraham na magkakaroon siya ng isang anak na lalaki na magiging simula ng malaking niyang angkan. Ngunit si Abraham at ang kanyang asawang si Sara ay napakatanda na upang magkaanak. 20 taon ang lumipas. Pero nagtiwala pa rin si Abraham sa pangako ng Diyos. Nang siya ay 100 taong gulang na at si Sara naman ay 90, pinaalala ng Diyos ang kanyang pangako. Si Sara ay magkakaroon ng anak. Nang ipinanganak ang kanilang anak na lalaki, si Sara ay tuwang-tuwa. Binigyan ako ng Diyos ng sobrang kasiyahan, sinabi niya. Kaya pinangalanan nilang Isaac ang kanilang anak, na ang ibig sabihin ay, siya ay tumatawa. Noong si Isaac ay malaki na, iniutos ng Diyos kay Abraham na dalhin si Isaac sa bundok ng Moriah at ihandog sa kanya. Naguluhan si Abraham. Ngunit, nagtiwala pa rin siya sa Diyos. Binuhat ni Isaac ang mga kahoy at dinala naman ni Abraham ang patalim at apoy. Sabay nilang inakyat ang bundok. Nasaan ang ihahandog nating tupa? Tanong ni Isaac. Ang Diyos ang magbibigay. Sagot ni Abraham. Inayos ni Abraham ang mga kahoy sa altar. Tinali si Isaac at inihiga sa mga kahoy. Habang tinataas na niya ang patalim upang patayin si Isaac, tinawag ng isang anghel ang kanyang pangalan. Abraham! Huwag mong saktan ang bata! Sabi ng anghel. Alam na ng Diyos na nagtitiwala ka sa kanyang pangako. Tingnan mo ang mga halaman doon. May makikita kang tupa. Yun ang ihandog mo. Kaya inihandog ni Abraham ang tupa sa halip na ang kanyang anak.
tinawag niya ang lugar na ang Diyos ang magbibigay. Dahil ibinigay ng Diyos ang handog. Gaya ng sinabi ng Diyos, natupad ang mga pangako niya. Napakagandang istorya at marami tayong matututunan tungkol dito sa storya ni Abraham at ni Isaac. First big idea, God tests our faith. Katulad ni Abraham, tayong lahat ay sinusubukan ng Diyos sa ating pananampalataya. Hindi lagi ay puro blessings, dahil kung ganun, madali lang ang buhay. Pero paano kung may problema, kung mahirap, o may kapansanan ka, o may sakit, o mahirap yung pinapagawa sa atin ng Diyos, kaya pa rin kaya natin siyang sundin? Kaya pa rin ba natin maglingkod sa Kanya? Matapos ang pagsubok ni Abraham, napatunayan niya na ganoon kalaki ang kanyang faith kay God. Maaaring kaya siya pumayag sa sinabi ng Diyos na ialay si Isaac dahil alam niya na ang Diyos ang nagbigay sa kanyang kaisa-isang anak. At ang Diyos din ang may karapatan dito. At kung gagawin man ng Diyos na hingin ang buhay ni Isaac, alam niya na kayang-kayang buhayin ng Diyos muli si Isaac. Kaya siya pumayag. Ang paniniwala at pagsunod ni Abraham ay hinangaan ng Diyos. Sana ay gayahin natin si Abraham. Second big idea, Abraham and Isaac is a picture of Father God and Jesus. Hindi natuloy ang pag-aalay ni Abraham kay Isaac. Nakita natin ang hirap ng damdamin ng isang ama para gawin ito. Kung iisipin natin, ganyan nga ang ginawa ng Diyos Ama na dahil sa malaking pagmamahal niya sa mga tao, ay kanyang inialay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para tubusin ang ating mga kasalanan. Hindi man natuloy ang pag-aalay ni Abraham, nakakita naman siya ng isang tupa at ito ay binigay niya bilang alay. Ang tupa man ay sumisimbolo din kay Jesus dahil ito ang alay na katanggap-tanggap sa Ama. Third big idea, Jehovah Jireh, meaning God will provide. Whatever God requires, He provides. Kung ano man ang hinihiling ng Diyos, Siya ang magbibigay. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Jehovah Jireh dahil matapos na pigilan ng Diyos na ialay si Isaac, ang Diyos din ang nagbigay ng kapalit na alay. Ito nga yung tupa na nasabit dun sa sanga. At yun na ang inialay niya. Diyos din ang nagbigay ng kapalit na alay. Ang Diyos din ang magbibigay ng mga paraan para tayo ay may maibigay sa Kanya. God will provide. Ibig sabihin, hindi tayo kailangang mag-alala sa anumang bagay dahil ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Pepe, ang dami kong natutunan sa Bible story ni na Abraham at Isaac. Naiyak nga ako eh. Oh no! Talaga? Umiyak ka? Sa totoo, ako rin nga eh. Oh no! Kasi, ang saya-saya at nabuhay si Isaac. Yehey! Kaya nga binless talaga ng Diyos si Abraham. Dahil napatunayan niya na malaki ang faith niya kay God kahit mahirap na pagsubok. Kaya siya tinawag na Father Abraham dahil tinupad ng Diyos ang pangako niya na dadami ng dadami ang mga anak niya. Alam mo ba kung ano ang greatest plan ng Diyos kay Abraham? Ano? Siya lang naman ang lolo ni Jesus Christ! Nabasa ko yun sa Gospel of Matthew. Talaga ba? Wow!
kaya pala siya tinawag na kaibigan ng Diyos. Upang maikwento nyo sa iba ang storya ni Abraham at Isaac. Maaari itong i-share sa ating Facebook group page. Make a difference in me. Make a world of difference. From tayo sa pagtatapos ng ating programa. Sana ay na-enjoy po natin ang ating Bible stories, ang ating mga activities, at may natutunan sana tayo at sa buhay ang mga ito. Ikaw, Saber, nag-enjoy ka ba? Opo, super enjoy ako. Tara at sabay-sabay tayong tumungo at ipikit ang mata para sa closing prayer. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa oras na ito at kami po ay makapag-RBS online sa linggong ito. Nagsisimpleng gabay po ito sa aming araw-araw na pamumuhay. I-bless mo po ang RBS online ministry para marami ang ma-bless sa panonood nito. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa mga blessing mo sa amin. Tulungan mo po kami sa aming pag-aaral at pangangailangan ng aming pamilya. Ingatan mo po ang aming kalusugan laban sa COVID-19. Sana po ay matapos na ito. Lahat ng ito ay panalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. So this is it, mga kids. Salamat sa masayang Sunday School. Magpaalam na tayo, Saber. Hanggang sa susunod na linggo, gawin nating Sunday habit ang pananood ng RBS God online. Bless you all!